Okay, may nakasulat dito na tanong. Kailan po tayo tatatakan ng Diyos? Kailan tayo tatatakan ng Diyos? Panginoon. Okay. Basahin natin uli yung Isaiah 8:16. Diba? Ang sabi diyan? Sabi niya, bind up the testimony, seal the law among my disciples. The moment, mga kapatid, we acknowledge God and start to keep His law, particularly the Sabbath, it is during that time that pagtatak or sealing will what? Transpire. Pero tandaan natin, mga kapatid, yung pagtatak niya sa akin, hindi pwede yung natatakan ako, forever ako may tatak, hindi ganun. Ha? Walang ganun. Araw-araw tayong tinatatakan ng Panginoon. Para ano? Para tayo mapagtibay pagdating doon sa dulo. Di ba? Tingnan natin ang sinasabi dito sa, okay? sa Ephesians. Ang sabi niyan, in whom you also trusted after that you heard the word of truth. Okay? Nung marinig natin yung salita ng katotohanan, tulad ng pinag-aaralan natin ngayong gabi, salita ng katotohanan, the gospel of your salvation, in whom after that ye believed. Naniwala ka na. Di ba? You start to believe. Anong gagawin sa'yo ng banal espiritu? Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So doon ka na simula na ano? Tatatakan. Ha? So, ang banal na espiritu lang bang tutulong sa pagtatak sa akin, magpatibay sa akin, para ako hindi mawala in the near future? Ha? Okay? Ano ba yung sabihin ng pag ika'y tatatakan niya? Puntahan natin ang 2 Corinthians chapter 1, 21 and 22. 2 Corinthians chapter 1, 21 and 22. Sabi niya riyan, now he which establisheth us with you in Christ and hath anointed us is God, who hath also sealed us and given us the earnest of the Spirit in our hearts. So, kaya nga hindi ikaw mawawala, manghihina, at ikay patuloy hanggang doon sa kaligtasan, because it is not only the Holy Spirit that what will seal us, it is also Christ and the Father. Silang ating mga Panginoon, sila yung tutulong sa atin. So every day, kung mabalikan natin yung 1:13 Ephesians, pagkarinig mo ng katotohanan, araw-araw mo nilalakaran, pininiliwalaan, dun ka mapapagtibay. You will become established. Ha? Pag na-establish ka na, ano mangyayari sa'yo doon? Colossians 2, verse 7, tsaka Colossians 1:23. Unahin siguro natin yung 1:23 ng Colossians before 2:7. 1:23 ng Colossians. Sabi niya riyan, if you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel. So ano mangyayari sa atin? Tayo maging settled at hindi na tayo matitinag. Kaya nga sabi sa Colossians 2:7, ano pa mangyayari sa atin? Sabi niya riyan, rooted and built up in Him, and established in the faith, na pagtibay sa pananampalataya. So, kailan magsisimula yung ating pagtatak? The moment na narinig mo yung katotohanan at ito iyong pinaniwalaan. So, hopefully you have answered the question. Okay, mayroon pang dagdag na tanong dito. Ibig sabihin po ba yung pagsisimba namin ng Linggo ay hindi Sabat? So, hindi po ba ito valid sa Panginoon? Okay. Unahin ko muna yung isang statement na sa'yo ba. Yung Linggo, hindi Sabat. Talaga hindi siya Sabat. Kasi yung Sabat ng Panginoon is the seventh day of the week, di ba? Balikan natin yung Exodus 20:8-11 para ma-refresh lang sa ating isip.
Sabi niya, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all the work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. So, the seventh day or Saturday, which we call now, ikapitong araw, yun ang Sabbath niya. Yung linggo, hindi talaga Sabbath. Ano yung isang tanong niya? Hindi ba, ano? Tinatanggap? Hindi ba valid sa Diyos? Okay. Tulad ng sinabi ko kanina mga kapatid, ang Panginoon ay napaka-pantay. God is a God of justice and equity and all fairness. Hindi kanya sisingilin sa mga bagay na hindi mo alam. Diba? Tulad dito sa Philippines, nung pumunta dito si Magellan in March 16, 1521, dala niya ba yung Sabbath? Hindi naman, di ba? Because Magellan was a Catholic. He brought Christianity knowing na akala niya yung pagsamba ay linggo. Yun ang Sabbath. Yun itinuro niya sa ating mga ninuno. Pero ang Panginoon gusto niya na malaman natin ang katotohanan. So pagdating na katotohanan, kanyari nagsisimba ka na linggo, with all your honesty and sincerity, then God accepts that. Tatanggapin ng Panginoon yun. Pero ang gagawin ng Diyos, gusto ba ng Diyos hanggang nung ka lang? Kasi gusto ka niya maligtas, ano gagawin niya? At hindi ka makondem. Ang sabi doon, ulitin natin, binasa natin ito kagabi. 1 Timothy chapter 2, 3 and 4. Diba sabi niyo dyan? For this is good, acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Dalhin ka niya doon sa kaalaman sa katotohanan. Kaya nga mga kapatid, after this evening, kunyari, tayo hinihimok ng Panginoon, God is speaking through us in our conscience at parang binabrush lang natin. Parang wala lang. Anong sabi sa Romans 1.20? Tingnan natin. Romans 1.20. Sabi rito, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. After the light has been given, then we cannot have an excuse before God. Nasasabihin natin, Panginoon, hindi ko alam eh. Tulad sa panahon natin, pwede ko bang sabihin sa Diyos na Panginoon, hindi ko kilala ang Biblia mo? Even the cell phones, meron tayong Bible app. Hotels, everywhere, we have access to the Word of God and to learn what is true. So, yun ang ating sagot doon sa kanyang katanungan. Okay, baka may dagdag pa? May tanong pa dito. Nakalagay po ba sa Bible na Sunday ang first day? Okay. Nakalagay ba sa Bible? Balikan natin mga kapatid. Ang Bible mga kapatid, when God created the whole world, He just mentioned first day, second day, third, up to the seventh day. Di ba? So in the modern times, we call the first day as Sunday or the seventh day as Saturday. Kasi naman maglakad tayo, Brad, meron tayong lakad. Anong lakad natin? Punta tayo sa mall. Anong araw? Sa fifth day. Alam mo, ganito yung mag-usap. Kasi anong kasabi natin, anong pagkakilala natin? Pero sa Biblia, ang pagkakilala ng Panginoon sa araw na yun is first day, na tinatawag natin ngayon as Sunday, the second day, which we call Monday, and the seventh day, which we call Saturday, na tinatawag din sa Bible as Sabbath. So, walang ganun na pagtawag. So, we just call it by its common name in these days, sa ating panahon. Kasi para namang nakakatawa at pakinggan. Eh, pero sama ka, Brad. Mamasyal tayo. Kailan? Sa first day. Ayoko, milakad ako sa ano eh. Puta, sa ano na lang? Second day na lang. Di ba? Parang minalala kayong ganun. Sige. Okay, meron pa dito. Sabi ng tanong dito, bakit nagkakasala o nagkakaroon ng kasalanan ang mga tao? Sino ang unang tao ang nagkasala sa Diyos? Sino ang unang tao? Ulitin ko yung mga tanong. Bakit nagkakasala o nagkakaroon ng kasalanan ang mga tao? Sino ang unang taong nagkasala sa Diyos? Okay. Dito ka siguro idaan ang sagot sa 1 John.
bago natin puntahan yung kanyang tanong. Okay. Ano ba nangyari sa kasaysayan? Bakit nagkaroon ng kasalanan? 1 John chapter 3, verse 8. Ano sabi diyan? He that committed sin is of the devil. For the devil sinned it from the beginning. So, sinong unang nagkasala? Ang diablo. Sa langit. Nung siya'y tinanggal sa langit, di ba? Nung siya'y tinanggal, sabi niya, damay-damay na to. Pagbaba niya rito, ang unang nagkasala, eventually yung unang nilalang ng Diyos, particularly si Eva. Di ba? Mababasa natin yan sa Timothy. Okay. Anong sabi dito? Chapter 2:14. So sila na mag-asawa mga kapatid, sabi rito, 14, ano nangyari sa kanila? And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Unang nalinlang si Eva, at ano nangyari? Nilinlang naman yung anya kayang asawang si Adam. So yun ang kasaysayan kung bakit nagsimula ang kasalanan. May tanong pa dito. Bakit paglubog pa lang ng Biyernes ng hapon sinasabing Sabado? Okay. Thank you so much for the question. Para ma-correct, ma-ano natin mga kapatid, pag sabing Sabbath, ang Bible kasi mga kapatid, ang tuturo sa atin, the Bible counts the start of the day from evening up to the morning. Di ba? Mababasa natin yan sa Genesis 1:31 ata. Tingnan natin. Yan. Diba? After creating the world 1 to 6, ano sabi niya? And God saw everything that He had made, and behold, it was very good, and the evening and the morning were the sixth day. So, ang starting ng isang araw, hindi gaya sa atin ngayon, na modern times, na which we call the Roman time, we start to call the day, doon magsa alas 12 ng hating gabi. Pag nag-alauna na, it would be a new day. Pero sa Bible, mga kapatid, ang tamang counting talaga dapat ng araw should be evening and morning. Kaya nga pag sunset na, ano sabi doon sa Leviticus? Okay, yan. 23:32. Sabi niya dyan, and it shall be unto you a Sabbath of rest, and you shall afflict your souls in the ninth day of the month at even. From even at to even, ye shall celebrate your Sabbath. Okay. Pag ano ibig sabihin ng even? 1:32 na Mark. Sabi rito, at even when the sun did set. So, kailan daw magsisimulang Sabat o yung pagriko ng isang araw? Paglubog ng araw na yon. For example, let's say Friday ngayon, alas 5 ng hapon. Paglubog ng alas 6, that is already the start of the Sabbath. Kasi that is the start of the new day. Kasi ang pag-count sa Bible, unang gabi bago ang umaga. So hopefully nasagot natin yung tanong. Okay, may dagdag pang tanong dito. Punong ministro, tanong ko lang po, kung nauubos po ba ang haing pantubos? Maraming salamat po. Gumamit siya ng Romans 14:5. Ulitin ko. 14:5. Punong ministro, tanong ko lang po, kung nauubos po ba ang haing pantubos? Tapos gumamit siya ng text, Romans 14:5. Nauubos ba ang? Haing pantubos. Itong text na ito. Okay. Itong text na ito mga kapatid, ito yung laging ginagamit ng mga tao na hindi nila naintindihan about the Sabbath. Kasi sabi nila, sabi kasi sa Bible, any day I could worship God. I could regard it unto the Lord. Diba? Tingnan natin kung kasama ba ang Sabbath dyan. Sabi rito, one man esteemeth one day above another, and another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. So sabi niya, yung tao daw, nag-esteem sa isang araw, above sa isang araw,
And let man, every man, be persuaded in his own mind. So, nag-conclude agad sila na, ay, gusto kong Sabat Wednesday. Wednesday sa akin. Kung gusto ko Webes, Webes sa akin. Wala namang Sabat sinasabi dyan. Diba? Kasi sinabat one man, tao. Yung tao, bahala siya. Kung anong araw gusto niya. Pero ang Diyos, ano sabi ng Diyos? But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. And this verse na ginagamit sa Romans 14, verse 5, walang Sabbath pinag-uusapan dyan. It talks about judging others. Kasi meron dyan na kumakain ng gulay, binibigyan ng paghukom na, wag yan, mahina ka, ganun. So it doesn't have to, nothing to do with day of worship of the Sabbath. Kaya misquoted nila yan at misconstrued na verse just to fit in dun sa understanding nila about the change of the Sabbath. Bali, yung una pala, una niyang question na, nauubos po ba ang haing pangtubos? Nauubos ba ang haing? Anong haing? Pangtubos. Yung... Parang offering? Ah. Ganun. A sacrifice o ganun. Good evening po. Yung ibig sabihin po ng ano, ayang pantubos is yung we're talking about salvation po. Sa pamamagitan ni Panginoon sa Kristo po. Nauubos ba? Para yeah. Ibig sabihin, napapagod ba siya to offer salvation? Something like that? Once na na-receive mo na po yung si Christ, then kung continuous ka pa rin gumagawa ng sin. Okay. Thank you so much. Punta natin Hebrews. Okay. Kita mo? Yung sa English. Okay. For example, di ba, tayo'y makasalanan. Lahat naman tayo makasalanan. Then the Lord came to us through a person, pinakilala sa atin, sumunod ka sa buong utos. Then, nung tinanggap natin ng Panginoon, ano nangyari eventually? But before we read this one, 2 Corinthians 5:17, ano mangyari sa atin? Di ba? This will be the eventuality if we accept Christ. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, mangyayari yun. Mababago tayo. Pero once na bago ka, hindi forever, nabago ka na. Kasi araw-araw natin ginagawa yon. Kaya nga, balikan natin yon, yung Hebrews. Alam mo na, pero ang ginawa natin. For if we sin willfully. For example, let's say, alam mong bawal magnakaw. Tapos sasabihin mo, Lord, nakawin ko muna to. Mamaya na ako hingin ng tawad. Diba? Sinasadya mo na talaga. Ay ba, usapan yun. Diba? You sin willfully after that we have received the knowledge of the truth. Alam mo na yung tama. Diba? Minsan kasi ang tao ito ginagawa eh. Gagawa ng kasalanan, pero taka niya, Lord, tsaka ko na itatanong kung kasalanan ba ito. Yun? Pero alam naman yung kasalanan. Diba? Ano mangyayari? Very minute no more sacrifice for sins. Okay? But a certain fearful looking for the judgment and fiery indignation which shall devour their adversaries. Okay. Ano mga kapatid, automatic ba ito mangyari sa atin? That's willful. It is always a process. Proseso. Okay. Ano ibig sabihin ng proseso? Ano ba ginagawa ng banal espiritu? It is the Holy Spirit that convicts me of sin. Gumawa ako ng kasalanan. Kinunvict ako. Tapos, ayoko na Lord, gusto ko na magbago. Ginawa ko naman. Sunod naman na pag-convict sa akin, para ba siyang, may mga doktor dito, para ba siyang antibiotic? Di ba? May sakit ka. Gagamutin ka ng doktor. Bibigay sa'yo, amoxicillin lang. Medyo mahina. Hindi ka naman nagpatuloy sa gamot na yun. Gumawa ka na lang ng kasalanan. Di gagamutin ka na naman. Bibigyan ka na naman ng mas malakas na dose ng antibiotic. Hanggang pahirap na ng pahirap na wala lang kayang gamot pa, eventually, mauubos na talaga ang pasensya ng Diyos sa atin. Ano mangyayari? Okay, tingnan natin. 2 Peter chapter 2, 20 to 22. Okay. Ano sabi ni Pedro dyan? For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein, natali ka na naman. Di ba? Kayo mga kapatid, siguro meron dito sa inyo nagsusmoke or whatsoever. Nag-decide kayo to stop. Nung pagtigil nyo, nayaya na naman kayo ng barkada nyo, yung isang kahan yung sigarilyo, pag nalasing ka, di mo na pansin, nakakatatlo ka na pa kasi parang natakam ka. Diba?
Ito yung sinasabi dito, natali ka ulit. Ano mangyayari sa'yo? They are entangled therein and overcome, and the latter end is worse than with them than the beginning. Mas magiging malala sa'yo kaysa dun sa simula. Ano mangyayari mga kapatid? Okay. Hebrews chapter 6. It is impossible. Ito. Ito dumato. Okay. 4 and 5. Andire, mana sa? Ah, 4 to 6. Hebrews 6, 4 to 6. Okay, wala. Sabi dyan, it is impossible, it's impossible for those who were once enlightened. Okay? Nalaman mo na, nahayagan ka na, and have tasted of the heavenly gift and were partakers of the Holy Ghost, and have tasted of the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away. Okay? Itong warning sa ating lahat. To renew them, to renew them again unto repentance, seeing they have crucified themselves, the Son of God, afresh, and put Him to an open shame. So ito yung maging process. Eventually, your salvation will what? Close, and probation will end sa iyo. Kung patuloy mong inaabuso, yung biyaya ng Panginoon. Yun ang mangyayari. So, kaya nga, ang panawagan ng Diyos, Hebrews pa rin, 4 verse 7, ito ang kanyang panawagan sa ating lahat. Sabi niya, today, if ye will hear His voice, harden not your hearts. Huwag niyo nang patigasin ang puso niyo. So, may tanong pa? Okay, meron pang tanong dito. Di ba po yung mga pare at mga at pastors ay nagtuturo about sa kaligtasan at hindi ang tungkol sa saba? Ibig sabihin po ba ay ayaw nila tayong maligtas? Depende. Speaking about salvation, ang kaligtasan sa Panginoon. Ang ating pinag-aaral mga kapatid, anong itinuro lamang na daan para sa kaligtasan? Pero kung may mga tao, for example, alam na talaga nila, tulad nung nabasa natin, na sinadya talaga nila ang binago. Eh, paano ka naman ililigtas ng Diyos kung ikaw mismo nagbago nito? At hindi mo in-acknowledge na nagkamali ka, di ba? Pero yung, let's say, pare, pastor, whatsoever, anybody, the Lord offers salvation. By what? By the knowledge of the truth. Di ba? Yun na yung offer niya. Pero, kung ayaw nila ng katotohanan, wala magagawa ang Panginoon. Diba? Walang magagawa ang Panginoon. Diba? So, salvation is for everybody, but with the condition of obedience to all His what? Laws and His commandments. Meron pang tanong dito. Bakit po makapangyarihan ang Diyos tapos nilalang pa si Lucifer? Ah, okay. Basahin natin ang 4:11 ng Revelation. Sabi riyan, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. So ninilalang ng Diyos, lahat angels and the people, He created it for His pleasure, sa kanyang kasiyahan, kaligayahan. Diba? But then there was a certain creature, Lucifer, who became Satan. Ano nangyari? Na kaya siya ang dahilan na siya nagsimula kasalanan at nadamay lahat ng tao dun sa kanya nangyari. Ang tanong, bakit pinayagan ng Panginoon? Kasi nga siya ay Diyos ng pag-ibig. He's a God of what? Freedom, and He gave everybody, every creature of His, a freedom of choice. Hindi naman tayo automatic automation na robot tayo eh. Binigyan tayo. Pero si Satanas, ano ba nangyari sa kanya? Pakibasa yung Isaiah ba yan? 14 ba yan? Or okay, Lucifer?
Ah, ito. Ezekiel na lang. Ezekiel 28:14-15. Ano nangyari sa kanya? Thou art anointed cherub that covereth and have set thee so. Thou was upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou was perfect in thy way, in thy ways from the day thou was created till iniquity was found in thee. So, siya nagsimula sa kasalanan. Ano bang gusto niya na maging? Ba't siya nagkasala? 14 ng Isaiah, di ba? Ano sabi niya? Sabi niya sa 13, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Sabi niya sa 14, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Gusto niyong pantayan ang Diyos. So that's why sin started with Lucifer and eventually Satan, which means the adversary of souls. Okay, may last siguro to. Okay, last na lang kasi medyo... Where is God's faithfulness came from? Yun ang una niyang tanong. Tapos, who is Jesus in the life of man? Saan daw nagsimula? Ayong? Where is God's faithfulness came from? Deuteronomy nga, 32:4. Tingnan natin, anong sinasabi dyan? Tama ba yan? Okay, ano ba description ng ating Panginoon? Yan ang description ng Diyos. He is the rock, His work is perfect. For all His ways are judgment, a God of truth, and without iniquity, just and right is He. Meaning, ang ating Panginoon, all the positive and good attributes came from God because He is God. Dahil siya ay Diyos. Yun ang gusto niyang ipamanan sana sa atin na piliin natin na maging gaya sa Kanya. Diba? Kaya nga, yung isang tanong, anong isang tanong, Mark? Nasaan yung? Thank you, Mark. Nasaan yung Kristo sa buhay ng tao? Ano, ganun ba? Ano yung statement na? Who is Jesus in the life of man? Sino ba si Kristo sa buhay ng tao? Tagapagligtas natin. Kasi tayo ay makasalanan at siya yung ating tagapagligtas. Yan, the verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Siya ating tagapagligtas, tagapamagitan. Ha? Yun ang trabaho ni Kristo sa ating buhay. So kung wala na, maraming salamat sa inyong panahon. And before we close the program tonight, ating mga ulo, tayo magpasalamat sa Diyos. Let's pray. Aming magpapalang Diyos, maraming salamat muli, Panginoon, sa inyong patnubay sa amin, sa aming pag-aaral. Aming hiniling na patuloy niyo kaming samahan at patuloy kami mag-aral upang kami mahanda sa nalalapit niyong pagbabalik. Tulungan nawa kami, Panginoon, na ang mga katotohanan ito ay aming malakaran kasama na inyong biyaya sa aming lahat. At sa aming pag-uwi, sa aming pagpunta sa aming kanyang mga tahanan, aming iniling ang inyong proteksyon, ang mga anghel siyang aming makasama at kami makarating sa aming tahanan dito sa anumang sakuna at mga diskrasya sa daan. Maraming salamat sa panilig sa aming panalangin, lalo na sa pagpatawad sa aming kasalanan. Ito may aming iniling sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, good evening. Thank you so much for your time and God bless you all.